Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan po natin. At PNP Chief Aso rin ay nagsalita na kaugnay sa isyu ng 990 kilos na shabu kung saan dinadawit ang kanyang pangalan at isa nga sa naglaglag umano sa kanila ay itong si Colonel Gonzales na mukhang ito ngayon ang dinideen ni PNP Chief Aso rin. At sinabi nga ni PNP Chief Aso rin na kinausap niya na rin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sa kanyang pag-retired bilang PNP Chief ngayong April ay dapat umano piliin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang papalit sa kanya bilang PNP Chief na mayroong kakayanan na gagampanan ang trabaho bilang PNP Chief. So mga kababayan po natin, tapos na ba ang investigasyon ngayon? Dahil ayon nga kay Senator Bato de la Rosa, kapag magsalita itong si PNP Chief Aso rin ay malulutas at malalaman na kung sino nga ba ang mga pulis na gumawa ng cover up. Ang tanong, wala bang tinatakpan na matataas pa na official itong si PNP Chief Aso rin sa kaugnay sa umanoy sa buhatan at cover up sa 990 kilos na shabu? Pakinggan po natin ang kanyang naging statement. The identification of the masterminds in the murder of Regioman Percy Lapid, the alleged involvement of former Bucor Chief Gerald Bantag in the death of middleman connected with Lapid's gunman inside the Bilibid, and the 990 kilo drug haul showed how the tentacles of organized criminal groups operate in the country. They do not just undermine the PNP, but they also undermine the country's criminal justice system. They also undermine the present administration. Now, to shed light on the recent issues that the PNP is trying to cover a cap in the alleged pilferage of around 42 kilos of shabu in Manila last October 8, 2022. Let me state for the record that I ordered the creation of the Special Investigation Task Group 990 to dig deeper into the circumstances of the pilferage of 42 kilos with the end in view that we can identify PNP personnel involved in such incident. The move is an indication of my strong resolve to get to the bottom of these illegal drug activities, that I am serious in unmasking the members of the syndicate, whether in the government or crime group. Next slide. This is part of the representation by no less than our SILG. Ano po ang sinabi ng ating SILG? Hanapin natin yung ugat. Nasaan po si Mayo sa representasyon ng puno na yan? Si Mayo po ay isa lamang po siya sa mga dahon na nilalagas po natin. The investigation conducted by SITG 990 under Major General Eli Cruz, wherein he named certain people sa na-charge. Narinig po natin, mga kababayan, ano, si Rodolfo Mayo or si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo ay dahon lang umano ayon kay PNP Chief Aso rin. Sino yung sanga, sino yung puno, at sino yung ugat ng sindikatong ito? Kung yung humahawak ng 990 kilos na shabo ay dahon lamang, sino naman ang matataas na opisyal na sangkot sa malaking sindikato na ito? Bakit hindi pinangalanan ni PNP Chief Aso rin? At sino sa hanay ng mga pulis or politiko ang posibleng sanga, puno at pinakaugat nitong sinasabi niyang sindikato? Mukhang binibitin tayo, mga kababayan po natin. Dahon palang pala yun si Rodolfo Mayo. Gaya ni Captain Sosongko, nasaan po si Sosongko sa puno na yan? Siya po lamang siguro yung nakakabit dun sa dahon kay Mayo. So we need to identify the different branches. Ang pulis na si Sosongko, Dawit. So yun na, isa na yung pinangalan niya, si Sosongko. Ina-identify pa lamang po natin yung branches. Isang branch pa lamang po sa PNP. Yung mga sindikato sa PNP.
We are 227,000 or 228,000 strong. Less than 100 lang po yan hinahanap natin. And yet, they have the temerity to accuse me of covering up itong investigation na to. So, wala pa ho tayo doon sa pinaka-main branch. Palabas pa lamang po tayo sa Philippine National Police para hanapin po natin yung ibang branch sa ibang mga sektor ng gobyerno natin. Sinisira na po nila. Ang malawak ito, mga kababayan po natin, ano? Kasi hindi lang pala police ang involved. So, mayroong umano ibang hanay ng gobyerno yung posibleng involved. Aba, hindi kaya palusot lang ito ni PNP Chief Azorin, mga kababayan natin. Ginagawang investigasyon ng ating Philippine National Police sa 990 kilos. Tama po yung sinabi ni Eli Cruz kahapon. Nag-umpisa tayo sa 42 kilos. Pero umaatras po kasi yan. Umaatras po yan. Huwag po tayong naiinip. If we wanted to really ensure that this country will be drug-free, let us all cooperate. Ano ho yung sinasabi ko lagi sa atin? Every time I talk, let us try to see the drug affectation of our barangay, of our workplace, of the different sectors in our society, the media. Baka we are just being used wittingly or unwittingly. So huwag ho tayong naiinip. We need to believe in our justice system dahil polluted na po halos ang ating lahat ng sangay ng gobyerno po natin. So, sa representation na yan, hindi ho ako ang nag-drawing niyan. I was not the one who painted that picture. So, ang goal natin, ang binigay na goal sa akin, hanapin natin yung ugat, pinaka-ugat. If you are being given an objective sa amin po, pag sinabi sa'yo, pumunta ka sa Hill 101, you do not ask me how to get there. Because these are part of operational matters already, tactical plans. For as long as I know the direction that I am heading to, please, let's cooperate. Let us not keep us, huwag tayong magtanong, huwag tayong mainip dahil tinutumbok po natin yung Hill 101 na yan. Yun po ang kaya ho, inuunti-unti po natin yan. Contrary to what many of our critics say, let me also categorically say that there was no attempt to cover up or to exculpate Police Master Sergeant Rodolfo Mayo from his involvement in the illegal drug operations. Why start a fact-finding task group in the first place if there was no intent to dig deeper into the drug mess, which obviously continued to persist through the years? The SITG's finding will prove wrong the critics claim that there was an attempt to derail the investigation. So I now appeal to our SILG, let us focus on the real enemy. Ayun, mga kababayan po natin, kiniklaim ngayon ni PNP Chief Azorin na posibleng may mali sa umano'y ginawang investigasyon ni Secretary Abalos. Let me call the attention also of our kind SILG, the Honorable Benjamin Benhar Abalos Jr., to take a second look on the people who may be feeding him misinformation to cast doubt on the integrity of the PNP organization, which is also under his authority. While I join the good SILG in the fight against erring personnel in the police force, let us not lose focus on the real enemy here, which is the Shabu and the drug syndicates. Paano naging enemy mo yung Shabu at drug syndicate? Ikahanay nyo nga yung nahuli, di ba? So, paano ngayon masinasabi na mali itong nangyari, mali ang investigasyon, hindi nga pwede ma-deny po, mga kababayan po natin, ang nakita mismo sa kuha ng CCTV. So, bakit hindi na lang talagang pangalanan
kung sino yung talagang pulis na sangkot. Eh kung lahat na yan, ilan yung lahat? 49. Eh ang sinasabi niya na isusungko lang. Isa o muna sa mga sanga is si susungko. Isa sa mga dahon is si Mayo. So paano yon sa 49 na pinagtanggalan na nga ng armas nitong task force sa 990. So ibig sabihin na hindi sila kasama yung mga yon. O posibleng may tinatakpan po mga kababayan po natin itong si PNP Chief Asorin, kaya kiniklaim niya ngayon na mali ang investigation na ginagawa ni Secretary Avalos. Yun po yung gusto niyang sabihin, na mali ang investigation na ginagawa ni Secretary Avalos at nabigyan siya ng maling impormasyon o mano ayon kay PNP Chief Asorin. In this instance, I call the SILG's attention also to the previous drug operations were worth of hundreds of millions of shabu were seized in a raid in Poro Point, La Union, Binalunan, Pangasinan, and at a gas station in Mexico, Pampanga, and recently in Baguio City. These were presented, some of them were presented to our secretary as an accomplishment. Babalikan po natin yung sa gas station. Pinresent po sa ating sekretary ron ay 60 kilos na shabu. If I remember it right, I was asked by secretary bakit hindi ako nagpunta. Because that was then my area of operation. I was the commander of APC Northern Luzon. So maalala nyo, katatapos lamang po ng earthquake sa Abra noon. And I was not able to really join them. But sinabi ko sa kanya, I have a hands or pakiramdam ko, sir, is hindi ho 60 kilos yun. And true enough, yung sinasabi po ni Colonel Gonzales, hindi ko nga ho alam na siya pala ang tumawag kay Sir Wilkins. So Sir Wilkins texted me. Doon ko nalaman na hindi pala talaga 60 kilos lamang po yung i-present kay ating SILG doon, more than. So saan po napunta yun? Yun po yung part ng iniimbestigahan ng PNP po. Nagbabacktrack na po ang ating PNP doon. Bakit naman tatawagin mo ang ating SILG to present? Yun pala ay inawasan mo na. So those, makikita mo yung pattern nila, yung filthy raids. Kaya nga ho ako, any drug operation po, hindi ho ako nagpapapicture because ayaw ko na ma-set up po ako ng mga sindikato na to. I just trust my people. Ayun po mga kababayan po natin. So ngayon, isa na naman sa tinuro ni PNP Chief Asorin na umano'y binabawasan ang mga nahuhuli or nakumpiskit na mga droga ay itong si Colonel Gonzales, na siya naman naglaglag nito sa grupo ng humuli kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Kasi ang kanilang plano umano ay hindi dapat kasuhan itong si Rodolfo Mayo. So nagtaka umano itong si Colonel Gonzales, bakit hindi kakasuhan? Kaya niya inireport doon kay Pidia, si Wilken, na umano ay bakit hindi kasuhan itong nahuli nilang sangkot sa droga na pulis. Kaya yun, nagkabulilyaso ang kanilang operasyon nila PNP Chief Asorin. So, ang naglaglag na si Gonzales ngayon ay siya namang tinuturo ni PNP Chief Asorin na sangkot sa mga pagbabawas ng mga droga na nakumpiskate. Ito. Kababayan natin. People, you give me the report. Ang pakiramdam ko ay yan yung report. Ikaw ang gumawa eh. Ikaw ang nakakalam. So, I never showed my face in any drug operation. Dahil nga po, yung instinct ko na hindi ako naniniwala na yun lamang po ang nakukuha. Ganon din po sa Baguio, kung maalala po ninyo. Ako nakikita ko yung pattern eh. Sabi ko nga is, nung una, NLEX. Sumunod, Binalunan. Sumunod, Poro Point. Sabi ko nga eh, mukhang malapit nang makarating sa Ilocos, ah. Diba? And then,
Sumunod nga is sa Tondo, Baguio, Irisan. Hindi pa ginawang sablan. Diba? So makikita mo yung ano, yung pattern. Diba? Na ano, kaya nga sabi ko, ang tanong ko is, why is Colonel Gonzales in the first place was in Tondo? Ano ho ang kanyang business doon? Diba? He is undergoing OSEC. He is assigned in Quezon City. Quezon, Tondo is not part of Quezon City. So, bakit ho siya nando doon? These are the things na iniimbestigan po ng ating SITG. At sila po ang magsasabi noon, ano ho yung kanilang role doon. Is it not baffling that parcels of Shabu keep on popping up around the country, particularly in the provinces up north, despite the PNP's drug enforcement group's supposedly relentless operation? No less than some officials of the Philippine Drug Enforcement Agency had provided the PNP some intelligence and information on the alleged involvement of some ERING personnel possibly engaged in recycling of illegal drugs. We are going after them. In the proper forum, I can share this information to the SILG so that he can help us also in going after some scalawags who could be blindsiding him and some officials of the government in the anti-drug campaign. One thing I can say is, under the Marcos administration, under my tenure, I was able to identify the members of the PNP who are involved in illegal drug activities. Let it be told that the PNP had tracked down personalities linked to the Mayo and his cohorts. Saying we opened a can of worms is an understatement. One cannot fathom the extent how illegal drugs had infiltrated the high echelons of our society. While I believe some of the officers dragged into the controversy will be able to defend themselves, I hope they will be given their time in the proper fora or be given their day in court. Let the axe fall where it should be, lest I be told that I am unduly protecting some. Since day one, I was strong in my resolve to make the PNP a better organization. To quote a line from a movie, The Few Good Men, and I quote, "We live by a code, sir. Either we were right or we were wrong. We don't make deals," unquote. I am ready to prove my critics wrong. In a few days, I will be retiring. I believe I will be leaving the PNP better than the one. Better than the one I joined almost 4 decades ago. I still dream for a transformed PNP organization where no PNP officer is involved in the use, possession, manufacture, trade, or selling of illegal drugs. That's my wish for everyone to put to heart while in the service. Yun, mga kababayan natin, ang ganda ng hangarin ni PNP Chief Azarin, mga kababayan po natin. Nalinis din itong hanay ng kapulisanda na walang sino man na miyembro ng Philippine National Police na posibleng sangkot sa droga, lalo na sa pagbawas mga ninja cops at umano'y mga nagre-recycle nitong mga nahuhuling droga. Sa kanyang pag-retired umano, mga kababayan po natin, ang gusto niya lang ay malinis ang kanyang pangalan. So, syempre, tayo po mga kababayan po natin, umaasa tayo na sana ay hindi siya sangkot talaga dito mga kababayan po natin at wala siyang tinatakpan. Kasi sayang naman ang kanyang pagre-retiro tapos ang kanyang pangalan ay nadudungisan pa. Sayang naman mga kababayan po natin. So, sana hindi siya sangkot dito, kasi kung sangkot siya, mga kababayan po natin, ang masasabi natin, nagkamali si PBBM sa pagpili ng PNP chief na umano yung matalino pero malambot ang puso sa mga kriminal. Tinatawag na nga siya ni Bintolpo na umano yung pastor
PNP Chief Asarin. To all the hardworking and dedicated men and women of the PNP, I assure you of my steadfast commitment to serve the organization and the Filipino people. Do not be bothered by the sweeping false accusations hurled against some of the PNP officials. Let us be content with the fact that we are serving the Filipino the best way we can until the last drop of our blood. To serve and protect with all our hearts and with all our minds. Continue to believe in the organization. Have faith in the leadership, for in the end, the truth shall prevail. And we shall... Ayan, the truth shall prevail, mga kababayan po natin. So, aantay na lang po natin kung ano po ang kalalabasan nitong investigasyon para malinaw sa mga statement po ni PNP Chief Azorin na dinideny niya ang kanyang involvement. At sinasabi niya nga dito na mali ang mga nakuhang impormasyon o yung mga nagbibigay ng impormasyon dito kay DILG Secretary Abalos. At ang mga pinangalanan niyang pulis na umano'y posibleng nagre-recycle, nagbabawas ng mga nakukuha or nakukumpiscate na droga ay ito nga si Susongko at itong si Gonzales. Si Gonzales ang sinasabi niya na umano'y sangkot sa mga pagbabawas na droga, lalo na yung sa Baguio City, mga kababayan natin. Yun din ang sinasabi ni Gonzales, na yung sinasabi niya para umano masiraan siya ay dinidiin sa kanya itong mga droga na nahuli, lalo na umano yung nasa Baguio City. Kaya umano kinulong siya dahil sa kanyang pag-bulgar, lalo na sa pagdawit niya nitong pangalan ni PNP Chief Asarin. So sino po ang nagsasabi ng totoo? Ito bang pulis na pinarusahan dahil umano sa kanyang pagbulgar ng totoong plano nitong 990 kilos operation? O itong si PNP Chief Asarin naman na kanyang tinuturo na umano nag-utos na hindi kasuhan itong si Rodolfo Mayo? So malalim ang investigasyon, marami pa tayong dapat naabangan, kaya tutok lang po mga kababayan po natin para sa karagdagang update. Malalaman din naman natin kung talagang malinis itong konsensya ni PNP Chief Asorin. Sana lang para hindi naman masira ang tiwala ng taong bayan sa ating mga kapulisan. Maraming salamat.